Pag-ibatay muna po ang ating ilaw. Ito po mangyayari. Sisindi muna po kami ng kandila. Sisindihan po namin ito. Opo. At kami po ang iikot sa inyo. At sisindihan po namin yung mga ilaw na ito. Patay muna, patay, patay, patay. Patay, patay, patay. Hello. Patay muna po yung ilaw. Patay muna po yung kandila. Patay po muna rin lahat ng kandila. Pwede po kayo. Sige po. Pwede po kayo sumabay kung kayo ay paalam ninyo. It is better to light just one little candle than to stumble in the dark. Better far that you light just one little candle. All you need is a tiny star. If we all say a prayer, that the world will be free, a wonderful dawn of a new day we'll see. And if everyone lit just one little candle, what a bright world this would be. It is better to light just one little candle than to stumble in the dark. Better far that you light just one little candle. All you need is a tiny spark. If we cross everywhere, then a wonderful dawn of a new day we'll see. And if everyone lit just one little candle, what a bright world this would be. Ayan, maraming salamat po. Habang nagsisindi pa po ang lahat, tinatawagan din po namin si Father. Si Father Erwin Mendoza, para po makasama natin sa ating pagdanasal. Pagkikilan po. Ako po yung span. Guys, huwag masyado sa gitna. Baka biglang nakatulog. Baka katapos. Trending eh. Trending tayo. Oo, gitna. Again, Father Erwin Mendoza. Yes, I'm here. Dito na po, sa mga Aba, patuloy tayo ng PCB ng ating mga kandila. Unawa na po sa lahat. Ordinary po bilang alagat ng Diyos. At hindi po ako namang malitika. Dalawa, ako po ay mamamaya ng Bansang Pilipinas. Ang bayan kong silangan, ang bayan kong mahal. At ako yung karapatan na suportahan kung sino sa tingin ko ang nararapat maaral bilang pangulo. Isa pa, okay na rin ito bilang kabayanisto na taga-Bonto, Manila. Sama-sama tayo, isang puso at damdamin. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos, naniniwala tayong kaya niyang alagaan ang kapahanan ng bawat Pilipino. Sa pag-indipan natin ito, humingi tayo ng paggabay sa banal na Espiritu. Ano man ang ating mitin at ating kain, naway naaayon sa banal na kalooban na may kapal. Babasa at inawa ang magandang halimbawa ni Jesus na nagmahal at nag-alaga sa kabutihan ng bawat isa. Iwaksin natin ang anumang uri ng pagkakanya-kanya. Makatulong naman tayo para patuloy na mabuo ang isang layunin para sa kabubuti ng bawat mamamayang Pilipino. Unahin nawa natin palagi ang Diyos. Panginoon,
Alam namin hindi kami karapat-dapat, kulang ang aming kakayanan. Ngunit sa iyong patuloy na tulong at saklolo, kami ay nagkakaroon ng lakas at pag-asa na ang aming mga pagsisikap ay gagantimbalahan mo ng tagumpay. Maging malinis, mapayapa at patasnawa ang darating na halalan. Panginoon, basbasan mo ang Pilipinas, basbasan mo ang alagang isko, ang lahat ng grupong sumusuporta sa aming susunod na Pangulo at sa lahat na nagtataguyod ng pagkakaisa sa aming bansa. Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pilipinas, God first! Usually, po, it's the Muslim males who lead a prayer, but may I express the Suratul chapter Fatiha, the first part of the Holy Quran. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Thee aid, we seek, and thine worship. Show us the straight path, the path of those whom we have led not astray. Dear God, we ask for your forgiveness, compassion, and mercy in these times of the pandemic. We ask for your deep healing and guidance and strength for all the volunteers who will serve in this 2022 elections. Dear God, we are weak. We kneel towards you. We kneel and worship you. Everything we do is for you and by you and of you. Dear God, we are mere mortals and we ask that you shine your light on the Republic of the Philippines and its democracy. Amen. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng leader na nandito at maging sa mga kasama po natin sa araw na ito. Ngayong araw po, hinihiling po natin ang malinis na eleksyon at ang patuloy po na suporta para kay Mayor Risco Moreno. Ngayon po, taong 1,972 nang magsimulang sumapaw ang kadiliman sa buong bansa. Marami sa ating mga kapwa Pilipino na ibig sa gulo, naghirap, nasaktan, at marami pa ang namatay. Ang mahigit na masakit ang gabi ay mas marami ang dati ng mahirap ang lalo pang nalugmo. Nasaan na ang liwanag? Dumating ang taong 1,986. Nagkakras ang buong bansa upang matanggal ang diktatorya. Nagtagumpay ang revolusyon. Ngunit, sino ba ang tunay na nagwagi? Tayo bang mga mamamayan ng bansa? Kapatid, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, at kanayon ay patuloy pa rin nilalao ng ibu-ibu ng kahirapan. Kailan nila muling niliwanag? Hanggang sa ngayon lumipas na ang ilang pangdekada ng pagpapalit-palit ng dalawang pangkat ang magkakatunggali. Palala na ng palala ang walang humpay na paghihirap ng ating buhay. Wala pa rin tayong matalaw na katibing na tuldok ng liwanag. Matagal na tayong nagtiis sa kadiliman. Ang tanong ko, sila lang ba ang may karapatang maglingkod sa ating mahal na bansa? Wala namang iba. Kaya ngayong 9 ng Mayo, taong 2022, atin ang hanggili ng karapatan
na makapaglukluk sa mga taong tunay na maglilingkod sa ating mahal na bansang Pilipinas. At ating saksihan ang muling pagsikat ng panibagong buhang liwayway na siya maghahatid ng liwanag sa ating buhay. Mabuhay si Isko! Mabuhay! Mabuhay si Doc Willie! Mabuhay! Mabuhay ang apat na senador! Mabuhay! Mabuhay din ang party list na silbi! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sobrang saya naman. Oh, ikaw ka ba sa drawing room? Ay, hindi ko nakikita yung... Nasa I love you so much. Kaya habang nag-ayos pa, bilang mo lang daw mo after mo nag-drawing room. Ano, kinilabutan ako. Grabe. Ikaw ngayon mo. Sobrang sulit. Oo. Oh. Nakangat pa. Ayan, maraming salamat po.